Nasa attack mode na naman po yung mga rabid kakampon. Hindi talaga mga kababayan ito makano? Hindi talaga ito makaabante? Di ba nga tao ito? Ah, alam niyo kung sino ito? Si Raisa Robles, the rabid ano, journalist, rabid kakampon. Sabi niya nito, "Dear 31 million Filipinos, congratulations. Welcome to our nightmare." What? Nightmare po sa inyo. Pero to the 31 million Filipinos in Filipinos, more than 31 million Filipinos in the rest of the Filipino people, kayo man lang, yung ibang ang mga kalyado ninyong kakamfeng, lipata na, supporting now President BBM. Ano ba? Nagsipaglipata na, kayo na lang, kayo kasi yung mga rabid. Pinili ninyo ang maging malungkot, maging loksa. Oy, magloksa kayo for the next ano, for the next 6 years. 'Di ba? Choice ninyo 'yun eh. Diyan lang kayo. After 6 years, si Inday Sara ang malamang maging pangulo or si Amy Marcos. Permanente na kayo na magiging luksa kasi hindi na po, ma-erase na po yung mga dilawang kakampon. Wala na. Totally. Ma-erase na po kayo. Ito pa yung isa. Si Bitoy. Sabi rito, tama bang sabing 31 million ang nabodol? What? Sabi po ni Michael V. Sa tula, idinaan ang saloobin sa eleksyon. Sabi rito, isang mahabang tula muli ang pinaskil ni comedy genius Michael V. Nitong Webes, Mayo 26, para maipahayag pa rin ang kanyang saloobin na naganap sa eleksyon. Oy, Michael V, hindi ka na nakakatuwa. Naging bleeding hearts ka na. Di ka na comedian tuloy dahil lang sa pagiging kakampon mo. Ano ba? Masisira niyan yung inyong reputasyon as a comedy king. Later on diyan, ang mangyari sa iyo, you become a thing of the past. Wala na. Walang magpatronize sa iyo kasi hindi na natutuwa sa iyo mga tao. And imagine, ang iniinsulto mo yung 31 million Filipinos, ang tingin mo, maina yung mga tuktok ng 31 million Filipinos kasi nabodol. What? Kayo ang nabodol. Nabodol kayo ng mga kakampon. Nabodol kayo ni Linlin. Napaniwala kayo. Eh paano? Yung majority of the Filipino people, hindi ninyo napaniwala. So ang totoo niyan, if you are insulting na nabodol yung mga 31 million, hindi po, baliktad ang katotohanan. Kayo ang totoong nabodol. Ayan tuloy ang kalagayan ninyo. Laging masama ang loob. Sabi ni Michael V, gumawa ng tula, nag-iiba ang salita pag sinahog na sa tula. Mas lumalalim pa kapag isinadula. Naka-facepalm yung isa nakanganga. Hindi magkaintindihan ang makata at tanga. Ito, Michael B., ang dahilan kung bakit tinola yung lagpak ng inyo pong manok.
hindi nakatulong yung mga artistang katulad po ninyo. Ha? Na-turn off yung mga tao. Kasi yung feeling ninyo na mga kakampon, kayo yung matalino. The rest, lahat na mga bobo. Sa mga nagbabasa, basahin ninyo ng maigi. Sa mga kakampi ko, makinig kayong mabuti. Quiet na lang muna kaysa sugod o maghiganti. What? Sa susunod na eleksyon, doon na lang tayo bumawi. Asa pa kayo? Hindi na po, tuluyan na kayong mabubura. Yung kasamaan ng kakampon po, yung masasamang ugali ninyo, yun ang dudurog sa inyo. Tama? And later on, Michael V, matutulad ka kay, ano, kay Jim Acol. O di ba? Wala na. Wala nang pumapansin. Nalaos. Sikat na sikat si Jim Acol, yung grupo niya, yung Apo, nung panahon. Ano nangyari? Naging rabid dilawan. Ayun. Dagdagan pa ng Jacol. Nalaos ng tuluyan. You see? Sayang yung talent mo. Pagdating ng oras, mapapansin mo na lang, wala nang pumapansin sa yung programa ninyo. Bagsak na yung ratings. Kasi, makita lang yung pagmumukha mo. Inis na yung tao. Si, wag na niya. Kakampon na niya yan. Rabid kakampon. Wag na. Hindi na po kayo makakabawi. Bakit? Kita. You are totally rejected by the Filipino people. Kayong mga kakampon. Wala. No amount of propaganda and makeover will do. Wala. Kasi basang-basa na po yung papel ninyo. Basang-basa na. Tagos sa buto ang diba? Alams na ng mga tao. So, united we stand, divided we fall. Yun nga po ang nangyari sa inyo. Ang united po, yung unity. BBM. Kayo, you fall. Why? Hindi nga kayo magkaisa. Kayo-kayo nagbabanatan. Di ba yun nangyari? Nagkakagatan. Lahat kasi ambisyoso. Lahat ng talong kandidato, napapasana all. Kung daya man o piki, o may mahiwagang troll. What? Mismo yung PPCRB, nakakampo ninyo, ang nagsabi, walang dayaan. 99.9 match. Kasama na ninyo yon. Ah? Paano ninyo yung nasabi? Tama ba? Tama bang sabihing 31 million ang nabodol? Mali. Ang nabodol po, kayo. Kasi kayo mismo yung bodol. Naniwala kasi kayo sa bodol. Anong ginawa ninyo sa kampanya? Sabi ng mga netizens, asa paan niya kayong mananalo? Pati yung kampanya, piniki ninyo. Bakit? Hindi naman na niya registrado yung mga sibuyas at lobo. Pati yung kalabaw. Yung mga gates na sabi may lahat may nakapaskil, mga nakadikit na tarpulin. Yung gates po, hindi man registrado.
Kayo ang naniwala sa budol. Alam na alam ninyo yung mga dumadayo doon sa kampanya na dumagdag sa crowd. Hindi man talaga butante ni ano, ni Linlin. Kasi sinisigaw po at yung hand sign, BB. Nakinood lang. Kaya move on ka na, Michael V. Busina rin paminsan-minsan at magminor sa salita. Baka track na ang kasalubong, mahirap pang pagnabangga. Ayun ang nangyari sa inyo. Nadurog tuloy kayo. Minsan track, minsan kamoo, minsan tali, minsan tingga. Kung hindi kasi Wonder Woman, hindi mo yan masasangga. Kung tatakbo uli, dapat matuto tayo dito. Hindi sapat ang puso, lamang. Lamang pa rin ang matalino. Hindi rin uobra yung basta kahit na lang sino. Dapat yung may blue check at verified ang manok mo. Oh, you see? Oh, sino ngayon ang ano, nabudol at sino yung... Sino yung hindi ano matalino? Eh kung matalino kayo, nagawa ninyong ipanalo yung manok ninyo. Di ba ganun yun? Nagawa ninyong makumbinsi. Nag-house to house pa kayo eh. Nagawa ninyong makumbinsi. Hindi ninyo na-realize, it is not effective. Lahat ng strategy ninyo failed. Bakit? OA. Bati yung mga artista OA kung magsalita, masasama yung lumalabas sa kanilang bibig. Ibang-iba na nga yung noon at ang ngayon. Hindi sapat ang tapang. Huwag basta-basta maghamon. Hindi talaga kaya sa maikling panahon kung pagandaan natin at least 6 na taon. 6 na taon na ang kampanya si Linlin. Ilan yung naidagdag? 1 million lang. From 14 million to 15 million. O ngayon, 3 years. Mga kampanya for the midterm election and 6 years for the presidential and ano. O anong ibig sabihin nun? 500,000 lang sa midterm ang makukumbinsin ninyo. Then another 1 million sa 2028 after 6 years. O ilan pa lang yun? 15 plus 1 million, 16 million pa lang. Talo pa rin. Yung nakuha ni Bongbong, 31 million. Wala eh. Ni mga kampanya na kayo ngayon. Kung pakiramdam mo ay ikaw na talaga, maging kampante ka at huwag ka nang mag-alala, ganyan naman ang bida sa mga pelikula sa simula ng istorya, nagpapatalo mo na. Ayun ang nangyari kay Bongbong Marcos. Di ba? Binugbog na binugbog. Sa pelikula tulad ni Pando, sa mga pelikula, nagpapabugbog muna. Ilang taon binugbog ninyo? Yung mga Marcoses. Ano sabi ni ano ni Amy Marcos? After nung 1986, people power. It's a people power. Yun na po anya. Napakahirap ng buhay namin. Lahat na lang kaso. Lahat ng uri ng kaso, inarap namin. Nilait sila. Dinurog sila. Araw-araw hanggang ngayon. Yun. Salamat anya. Binigyan ninyo kami ng second chance. BBM. Itong tula po ninyo, patungkol ito mismo sa buhay ng mga Marcos, hindi sa inyo na mga kakampon. Kayo yung bully. From the very beginning, kayo yung bully. Kaya sabi natin, hindi ninyo ma-realize eh. Tigilan ninyo yan. Kasi, ang mga Filipino, ganun ang natura, sinasakluluhan nila yung underdog. Ginawa ninyong underdog si ano? Si Bongbong Marcos. Imagine, pati yung church, si Damaso, walang tigil. Ginawa na ninyong santa. Lahat ng orasyon. At ginawa ninyong itim na itim yung pagsasalarawan
sa mga Marcoses, walang tigil sa martial law issue, pagnanakaw, tax evasion. Ano nangyari? Hindi man po pinaniwalaan ng mga mamamayang Pilipino. Mali yung strategy ninyo eh. And until today, itong ginawa mong, ano, itong ginawa mo, Michael V, na tula, ay, lalong nagpasama. Pinagmumukha mo kasi mga bobo yung 31 million, kayo na lang yung matalino. Hindi po, totoo yun. Kung kayo yung matalino na ipanalo ninyo ang inyong manok, talo, nakumbinsi sana ninyo yung majority ng mga Filipino. Naging effective sana yung inyong mga propaganda. E mali, lahat sablay eh. Ang ibig sabihin nun, it is the reverse of matalino. Mag-aral kayong maigi. You need more, ano? Marami pang bigas ang kakainin ninyo. Maging alisto at matalino, magmasid bago magplano. Dapat imay hangganan radikal man ang puso mo. Ayan mga ro-radical ninyo, yun ang nagpatalo sa inyo. Kung ayaw mong magsuba, hindi huwag kang mag-abono, huwag ka nang magpa-apikto, hindi wakas ang pagkatalo. Simple lang ang sinasabi ko, huwag nang lagyan ng kulay, ito na may kwan lang, hindi naman ako nang aaway. Huwag basta-basta patol, huwag nang sayangin ang iyong laway. Ayan po yung mga pinagsasabi ni Michael V. Sabi ko sa inyo mga kababayan, talagang mahirapan, permanente na kayo dyan. Mahirapan kayong makarecover pa. Hindi na. Tapos na ang inyong mga pangarap. Kailangan ninyo yung ginawa ni, ano, ni Trixie Angeles, dating anti-Marcos. Ngayon, in-appoint as press secretary. Anong ginawa niya? Renewal of her mind. Nagbagong isip siya ng kanyang pananaw sa mga Marcoses. She was rewarded. Ganun lang naman eh. Tularan mo, Michael V. Si, ano, tingnan mo, sumikat ng todo. Si Andrew E. Di ba? O ngayon si Andrew E. Talo kayo lahat. Doon sa kanta niya lang, mga kababayan, na bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan niyo, kaibigan ko. Siya si President BBM Bongbong Marcos. Ayun. Tingnan ninyo si, ano, si Direk Paul Soriano at si Tony Gonzaga. Lalong tumindi yung kinang ng kanilang karir. Ngayon, kumusta yung mga artist na kasama ninyo? Ayun. Nangalaos. ito na lang po, mga kababayan. Baka lang gusto wow. Niyong itry Firmax. Pinapahid lang sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga paninigas ng kaso-kasoan. Ito naman po, anti-aging. Wow. Sa mukha naman po, pinapahid. You will look 10 years younger than your age. Automax po. Yung mga cancer patients po, try po ninyo ito. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya kasi sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Di man po ito gamot. Food supplement po siya. Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.